What is up mga kapital, kamusta po kayong lahat dyan? By the way, this is Jim. Once again, welcome po ulit sa aking YouTube channel. So, for today's content guys, samahan nyo ako dahil mag-a-assemble na tayo ng ating well set. Then finally, ayan, nakompleto na natin siya. So, this is the moment of the truth. Ha-assemble natin yan, samahan nyo ako hanggang dulo. Pero bago lang guys, kung bago ka lang dito sa aking channel o napadaan lang, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe, like, share, and comment. Pakinggan nyo rin po yung notification bell para palagi po kayong updated. Every time po na meron tayong mga videos na kamukha nito, and for sure gagawa rin tayo ng mga futures rides natin. So, yun lang, without further ado, let's do this. Alright mga kapital, so pakita ko muna ulit sa inyo yung ating bagong upgrade na well set, ano? So, yan. This is Sagmit mga kapital, ano? And itong isa, yung kanyang rim is weapon. So, naka-eyelet na rin siya, naka-double wall na rin siya. And ang kanyang ang kasi sa kanya guys na bulb is ito, no, na interior is Presta. So mas maliit ito dun sa standard na interior. So ayan. As you can see, so, tinanggal na natin yung rotor natin dun sa luma nating well set, ano, ayan. So ikakabit natin siya dito sa bago, and the same time itong ating 12 speed na cogs tinanggal na rin natin para mas madali na natin siyang maisalpak dito sa ating bagong well set. And of course, ito yung ano, yung luma natin, yung tinanggal natin. Ayan siya. If I'm not mistaken, this is looks like ano, no? Ball bearing lang siya, no? Hindi pa siya seal bearing itong stock ng ating hub. So kaya nag-decide tayo na i-upgrade nga siya at palitan para mas maganda. And of course, gumanda naman yung konti or medyo mag-loud naman yung tunog niya, no? And since this one, guys, is Presta siya, yung size niya, medyo maliit yung butas niya kung mapapansin nyo. Kaya ayun, bumili na rin tayo ng interior na magmamatch dun sa ating rim. Ito siya guys. So this is Presta. So ito yung ilalagay natin. So balik kukunin lang natin itong exterior niya. No? So ito yung magagamit natin. Ayun. So ayun lang, tara. Assemble na tayo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. Alright mga kapital, so tanggalin muna natin itong quick release para wala tayong sagabal. So by the way mga kapital, no, kung napanood niyo yung unang videos ko regarding sa unboxing nitong ating hubs, ano? So ito is pwede natin siyang i-convert through axle, no? So meron tayong spare na ganito para sa through axle, yung mas malaki yung butas. So dual purpose itong ating hubs, ano? So maganda ito. Ayan, so unahin naman natin ilagay yung ating rotor, ano? Ayan. Kailangan natin tong tools na ito. This is 4mm, if I'm not mistaken. So, bali itong tools na ito, na-order din natin or nabili din natin sa Shopee. No? So, nagkumpleto na tayo ng tools para sa bike, para naman hindi lahat na lang ng bagay sa bisikleta ay siyaasa natin sa mekaniko. No? Dapat, matuto rin tayo mag-repair ng sa atin, ano, yung mga basic na trouble sa bisikleta natin. Napakahalaga niya. Ano. Okay. Isang gulong naman guys. Wait guys, wala lang ako ng istibang Allen wrench, mas maganda yun eh.
Alright. Next, mga kapedal, ilagay na natin itong ating 12-speed na cogs. So, makapansin nyo, mayroong maliit na spline dyan. So, yung magiging guide nyo yan, guys, sa paglalagay. Ano? Hanapin nyo lang yan siya. Dali lang naman makita yan. So, same thing dito sa cogs. May maliit lang din dyan na channel. Oh, sa loob. So, salpak lang. Ito yung maganda dito sa cassette type, ano, hindi ka mukha nung traditional na thread type. Medyo matrabaho. At saka at the same time, medyo mahirap tanggalin yun. Especially kapag wala kang proper tools. So, ito, since cassette nga lang siya, very easy lang siya ilagay or install. Ayan, so, lagay natin itong extra niya pa na. Oh, make sure na hindi siya baligtad. Ano. Pagka kasi baligtad, dikit na dikit yan dyan eh. Wala na siya ng spacing. So, lagay natin itong last na sprocket natin. 11 ito eh. 11 teeth. Yung pinaka last. Yung pinaka high speed. Ayan. So, nilagay na natin lahat. Ito yung lock natin. Balik lang ulit natin. So, meron ding proper tools na para talaga dyan. Para mas naigpita natin ng maayos. So, ito yung tools na gagamitin natin, mga kapedal. Ano? Kasama na rin ito sa in-order natin ng tools sa Shopee. So, for okay naman. Yan. Pitan pa natin ng konti. Alright, I think nagpit na siya. So, ayan guys. Nagkabit na natin. The next, of course, siyempre ilalagay na natin yung ating gulong. Ililipat na natin. So, tatanggalin natin doon sa lumang weld set yan. Ano? Alright, so baklas muna tayo ng ating gulong doon sa kabila. So, bumili na rin tayo ng tawag dito ng panghangin, na portable na panghangin. So, ito, makikita nyo, dalawa yung butas niya. No? So, yung isa, yung size para sa Presta, ito yung isa naman para dun sa standard, no? O yung classic style ng interior. Subukan natin kung pwede itong pangpasingaw dun sa gulong. Ayun. Okay naman, mga kapitan. Pasok mo lang ganyan, tapos naka-unlock siya. Yung mga sila matanggal dito, may natin sila matanggal dito, wala sa tayo ng resolution. Huwag natin kung saan pinagalang buhay. Yung mga sila matanggal dito, pagkita natin sa inyong bag. Yung mga sila matanggal dito, huwag natin sa kasi natin. Yung sis, huwag natin. So, hindi naman siya ganun kahirap tanggalin, ano, kamukha nung sa motorcycle and of course yung sa mga kotse. Kunin muna natin yung interior. Actually, hindi pa ito talaga nabutas or hindi pa tayo nabutasan ha, since nakuha natin yung bike natin. So, yun. We're lucky. And yan, yun lang, simple. Mga kapedal, tanggal na. And makikita nyo, itong ating old wheels. Meron siyang nakalagay na ano, tape paper. Eh, kaya lang, wala tayo ng ganung klase. Suggestion ng ibang mga kakilala natin ng mga biker din. Pwede din naman yung electrical tape. Susubukan natin, electrical tape. Yan. Since Sunday kasi ngayon, eh, wala tayong mga bibilan nito sa mga bike shop or bike store. So, in the meantime, ito muna ang gamitin natin electrical tape. Subukan natin lagyan. So, paikot ito, mga kapedal, ano? Paikot yan. Talagyan natin ng tape. Kasi pwede rin yata itong makabutas ng interior natin sa pagtagal, no? Kasi
Siyempre, may air sa loob. Pwede mag-penetrate siya, makusya din sa mga butas na yan. So, medyo sharp din kasi yung edges ng butas na yan. So, that's why, parang protection din siya at the same time. Especially kung mag-tubeless ka din, better din, may takip talaga yan siya. No? So, ngayon, gagamit naman tayo ng tube. So, umpisa natin dito sa may paglalagyan natin ng bulb. Siguro stretch lang natin ng konti mga kapedal. Banatin natin ng konti yung electrical tape. Konti lang. Ayan. Yung klase ng tape actually na nakalagay doon sa hold natin na well set. Halos similar lang din sa electrical tape eh. Medyo parang makapalan siya ng konti. Hindi naman din madaling mapunit itong sa electrical. Okay naman siya. Where is our scissor? You know? Next. Ayan. So, since tape na naman siya, subukan natin kung pwede na natin siyang butasin diretso. Saan ba yun? Ayun. 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 Ayun, no? Tanggalin muna natin. Tanggalin muna natin. Alright, so at least nabutasan na natin. Pasok natin. Tama, we'll make sure na tama din yung rotation natin. Ano? Maka magkabaligtad. We'll see, baligtad. Baligtad, baligtad mga kapital. Ikot. Ayan. Alright. And then, then saka natin ipasok yung interior. Pasok natin. Bago natin i-close yung kabilang side. Ayan. Ayan, tanggalin muna natin itong pinaka-lock niya guys. Oh. Yung kanyang nut. Maka mapasama sa loob eh. Sa labas ito guys eh. Malapit na natin may close yun. Medyo masikip na ng konti. So, in this case, parang kailangan natin itulak. So, hinahinayin nyo lang yung pagsungkit guys. No? Ingatan yung interior, like I said. And at the same time, ingatan nyo rin yung rim nyo na magasgas. No? Kasi minsan nagagasgas talaga, hindi may iwasan eh. Hindi naman siya ganun kahirap sungkitin guys. Parang kaya yan.
Ayan guys. So nailagay na natin. So make sure guys na ito is talagang naka-straight ano, yung pinaka-bulb niya. Minsan kasi nakatagilid na ganyan. It's not ideal. Ano. Ayan. So lagay natin yung pinaka-nut niya. Ito rin kasi yung magko-control dyan kapag hinangin na natin tapos pinush natin yung pambomba natin para hindi lumubog siya. Yan. Mamaya na natin to higpitan na maayos. Alright. So, subukan muna natin hanginan mga kapedal. Tapos ito, yung ganitong presta guys, kung maghahanginan mo siya, kailangan mo muna itong luwagan, no? Meron siyang parang, ano dyan eh, may thread, yung pinaka-top niya. Luwagan niyo yan siya guys, sa ganyang gandulo, yan. Pag hindi niyo na mapiit din, dun, stop niyo na. Yan, so, subok natin itong ilagay. Yan, so, yung pang-presta, yung maliit na butas, yan. Yan, so, susubukan natin, hanginan. Uy, yun, bukan natin kung titigas. Ayan, mukhang tumitigas siya. So, tsaga-tsaga lang, ayusin muna natin. So, baka tabi niya. Sometimes, kailangan nyo guys, ayusin yung pagkakapwesta nito kasi minsan tumatabi niya siya. Although, nagko-correct naman siya itself kapag nagkakahangin niya or tumitigas na. Kaya lang, minsan talaga, tabi niya pa rin eh. Makikita niyo pag pinaikot niyo. Papansin niyo, okay naman yung alignment ng rim, pero yung gulong mismo, para may konting wiggle. Ano? Ayan, so tumitigas na siya. Ayan. So ayan, pagkatanggal natin, so ibabalik ulit natin yung pinaka-pin niya dito, yung pinaka-lock niya. Putin ulit natin siya. Clockwise. Ayan, higpitan natin. Actually, kamay lang. Okay na yun siya, guys. Eh. Ayan. Ayan. So, meron din ako binili na pinaka-cup dito, guys. Eh. Kulay gold yung kulay niya. Kasi yung stock na cup nito is plastic lang. So, binagay na natin dun sa ating hubs. Gold. Ayan. So far, it's okay. So, one wheels down. Sunod natin yung sa front naman, mga kapital. Tanggalin naman natin itong front wheels. So, same thing. Tanggalin muna natin yung pinaka-cup niya. And then, pasingawin ulit natin siya. Gamit ulit itong ating portable na panghangin. Ayan. Just like that. Push nyo lang konti pa baba. Ayan, naririnig nyo naman kapag sumisingaw na siya. Naiingay siya. Ayan. Tulungan nyo na lang din pisil-pisilin ng kamay nyo para mas mabilis. Mas mabilis nyo ma-release yung hangin. Ayan guys, oh. Pangit din kapag walang counter siya dito na bolts. Ano? Kasi kapag pinush mo at malambot na, tendency pumapasok siya sa loob eh. Yun ang maganda dun sa ganung klase yung sa Presta. Meron siyang ganun. Ito kasi wala. Oh. Anyway, let's try.
magdali tayo ng Phillips screw. Slide ng konti. Alright. So, let's try to remove the interior. Medyo pinahin pa siya guys. Nakalobo po. And then, yeah. Then, ayun. Magdali na natin. Alright. Bago natin ito isalpak, of course, ulit yung isang gunong. Lagyan muna ulit natin ng tape. Yung pinaka-inner ng hub. Nung rim natin. Mukhang hindi na kaya nitong umikot guys ng isa pang ikot. We will see. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Butasin na muna natin yung tape niya. Tapos paglalagay ng bulb. Press nila ng konti. Ayan guys. So butas na. Let's remove it again. And then pasok na natin itong exterior. And of course, like I said guys, i-check nyo muna yung direction. Meron naman tong araw. No? Yung kabilang side ng exterior natin. So, habang malapit na natin may pasok lahat yan, medyo sisikip na naman yan. Ayan. So, again, imitan lang ulit natin. Not necessary na Phillips, no? You can find something na medyo flat siya. So, kitan yung better kung hindi sharp yung dulo. No? Para to avoid accidentally na magbutas natin yung interior natin. Ayan. Ayan. Tirahin nyo lang pag ano, papasok. Ayan, remove. Pasok nyo ulit may gil. Slowly, careful. Without hitting the interior. Ayan. Ayan. So, ganun lang. Di lang siya ganun katigas, guys. Very busy lang. And then, so again, hangin na natin itong ating front wheel. So, ayun. Tulad ng dati, guys, ayun o. Lugan ulit natin yung pinaka parang lock niya sa ibabaw. Putin natin yan. Counterclockwise. Hanggang hindi na natin maikot yan. Stop na tayo. And, of course, again, using our portable inflator. Yun yung panghangin natin. Pasok natin. Ayan. Push natin konti. Subukan ulit natin yung hanginan. Hopefully, hindi natin na-damage yun na. Exercise yun, mga kapital. Okay. And same thing, pagkatapos yung hanginan, balik nyo ulit yung pinaka-lock niya. So, this time is clockwise. Ayan. So, finally,
Nailagay na natin yung ating interior and exterior, no? And yung ating rotor sa front and back. So it's time to assemble. Lalagay na natin siya dun sa ating frame. Alright, let's go! Guys, huwag niyong kalimutan na lagyan ng grasa yung hub niyo, no? Bago niyo i-install sa inyong bisikleta. Importante yan, guys, para hindi magkiskisan yung, para hindi siya mag-metal to metal, para talaga mag-last yung mga parts natin sa bisikleta, especially nga yung hubs. Yan kasi yung umiikot every time na magbibisikleta tayo, no? Lagyan din doon natin ng grasa. Although naka-cell bearing naman siya, hindi natin pwede magalaw yung kasi naka-seal nga siya, like I said. Yan. So ito na lang, lagyan din natin ito dito. Nasaan na ba yung ating grasa? Hold on. Yan. So guys, hindi ito pala man sa tinapay niya. Grasa naman ito. Gamit na rin kayo ng ano, ng gloves para hindi madulas sa kamay. Para laging smooth yung ano niya, rotation. Also, the other side. Lagyan din natin ng grasa yan, mga kapedal. And of course, itong ating prehab, lagyan din natin ito ng grasa, no? Kasi ito yung nagkikis-kisan, eh, no? So ito rin yung, itong poles na to, hindi lang ito kasi ginawa para mag-ingay, no? So ito yung nag-i-engage dun sa ating ano, wheels para mapedala natin siya. So, ayan, medyo humina yung tunog niya, no? Kasi may grasa. So, pero after couple of rides, medyo lalakas na ulit yung tunog niya. So, much better na yun siyang merong grease kahit medyo mabuwasan yung sand niya. Rather than masira agad yung ating hubs. Lagyan na natin yung ating cogs. And lagyan na rin natin ito ng grease, guys, yung outer niya. Para mabawasan yung magagang pagkakaroon ng wear and tear sa mga parts natin. Especially ito daw, palaging may mga naka-apply na force dito. Minsan kapag bagong bili yung mga bike natin, yung iba kasi nag-a-assemble, hindi nila nilalagyan mabuti ng grasa. I don't know kung bakit, siguro gusto nilang makatipid. Kaya dapat pagka bumili tayo ng bisikleta, especially nga hindi tayo nag-assemble o hindi siya assembled by, dapat yan i-double check natin, kalasin natin kung maaari. Check natin yung mga parts.
Yun o. And yung dalawang naiwan ni gear. Yun natin. And then yung pinaka last mga high speed natin, which is 11 teeth. And then last, yung ating lock. Ayan. And of course, gagamitin natin siya ng tools. Saan na ba yung tools natin? Ito. So ngayon, wala tayong tools para dito, no? So, in the meantime, gamitan muna natin ito ng vice grip. Alright. That's it. Alright. So, moment of truth. Kaya natin ito. So, medyo tricky din paglalagay nito guys sa may rear wheel na. Kasi merong RD tayo dito. Nakailangan sandpak yung kadena. Alright guys, so lagay na natin itong ating front wheel. So, pasok muna natin itong ating quick release. Mga kapedal, so before we end this video, bibigyan ko muna kayo ng isang malupit na sound check. Of course, powered by this 2021 Sagmit Evo 3. Let's hear it, mga kapedal. Alright mga kapedal, so that's all for today's content. If you find this video helpful or nag-enjoy po kayo, hingin naman po tayo ng isang like dyan at pakasubscribe nyo rin po yung ating YouTube channel. Hit the notification bell, select all para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload natin. Ano mga kapedal, so again, thank you so much. So yun lang muna and I'll see you again on the next one. Always ride safe. Peace. Peace. Bye.